Okay, next. Variation problem. So, how are we going to apply now our knowledge in all kinds of variation? Let's say, ito yung given na problem natin. The number of days needed in repairing a house varies inversely as the number of men working. It takes 15 days for 2 men to repair the house. How many men are needed to complete the job in 6 days? So, base dito, we will assume, let y be equal to the number of days. So, etong variable na y, tayo lang nag-isip nito. Pero actually, pwede naman kayong gumamit ng kahit na anong variable na gusto ninyo. Okay? Sa akin lang, okay, y yung gagamitin ko. Next is x equals to the number of men. Okay, so eto din, nag-isip lang din ako, let's say x nga yung gusto kong gamitin na variable to represent the number of men. Okay, now, dahil nakapili na ako ng dalawang variable na gagamitin ko, eto na yung dalawang quantity ko ngayon. Okay, sabi doon, it takes 15 days, so 15 days for 2 men to repair the house. So yung 15 days, kasi dito number of days represented by y. So, ang y ko ngayon dito ay equal to 15. So, ang x naman, dahil dito sabi 2 men, okay, nirepresent ko yung number of men ng x. So, x now is equal to 2. Okay, after that, mag-derive na tayo, I mean, gumawa na tayo ng formula base dito sa given expressions natin. Okay, so sabi inversely, diba? Yung number of days, number of men working. So, ang days ko, ito yung unang quantity ko, kaya y equals. Diba, pag sinabing inverse, constant over the other quantity. So, k over, ito yung other quantity ko, yung x. So, y equals k over x. Now, substitute na ako. Ano ba yung value ng x and y? So, ang x natin ay 2, ang y natin ay 15. And then, dahil whole number naman itong 15 over 1. Okay? So, 15 over 1 equals itong k over 2. Kasi, kukunin muna natin yung constant of variation neto. Okay? So, cross multiply, k times 1 is k, 15 times 2. 15 times 2 is 30. Okay, so eto na ngayon ang nakuha nating constant, which is equal to 30. Now, sabi doon, how many men are needed to complete the job in 6 days? So, paano naman pag 6 days? Kasi pag 15 days, dalawang 2 men or dalawang tao yung makakapag-repair ng house. Okay, paano naman pag 6 days? Ilang tao naman ang kailangan? Okay, so eto pa rin. Eto yung formula natin, y equals k over x. Substitute na naman tayo. So, ang y natin dito ay 6 over 1 equals, ano yung nakuha nating constant? 30. So, substitute natin yun, 30 over x. So, x, nawawala yan kasi hindi natin alam kung ilang tao yung kailangan para matapos yung job ng 6 days. So, cross-multiply natin to 6 times x, 6x. 30 times 1 is 30. Divide both sides by 6. So, x now is equal to 5. Therefore, 5 men are needed to complete the job in 6 days. O, diba? O, paano kapag pinagawan kayo ng table of values neto? Okay, ganito naman ang gagawin kapag ka gagawa natin ng table of values. Okay? So, gagawa pa tayo ng isa pang entry natin. If y naman is equal to 3 days. So, katulad nung ginawa natin kanina, sulat ulit natin yung formula, pero yung constant natin, yun pa rin yung gagamitin. Okay, sulat ulit yung formula. Ito, mag-iisip ka lang neto. Depende sa'yo kung anong ilang days yung gusto mong ilagay or ano yung value ng y na ilalagay mo na makakakuha ka ng value ng x. Okay, so let's say naisip ko dito, paano pag 3 days, ilang tao naman ang kailangan? So, using the constant, which is 30, and then the formula, mag-substitute ulit tayo. So, 3 yung y mo, kasi 3 days yung napili mo, equals
yung constant ng 30 over xx, ito yung number of men. Di mo pa alam kung ilan. So, divide, cross multiply natin. 3 times x, 3x. 3 times 1 is 30. Divide both sides by 3. 30 divided by 3 is 10. So, ang x mo dito ay 10. So, ibig sabihin, in 3 days, ang kailangan na tao ay 10. Okay? So, meron na tayong tatlong entry. Next, eto naman. Paano naman pagka ang y mo ay 10 days? Halimbawa, 10 days yung trabaho. Ilang tao naman ang kailangan? Okay? So, ang gagamitin pa rin natin constant ay 30. And then, write the formula. Tapos, substitute tayo. Ang y mo ay 10 kasi yun yung napili mo equals yung constant 30 over x. Yung x, di mo pa alam kung ilang tao. And then, cross-multiply tayo. 10 times x, 10x. 30 times 1, 30. Divide both sides by 10. Cancel out mo yan. 30 divided by 10 ay 3. So, in 10 days, tatlong tao ang kailangan. Diba? Okay. Ngayon, gawa na tayo ng table of values. Yung number of men, which is yung x natin, tapos yung number of days natin, yung y. Okay? Kanina, ang nakuha natin na number of men, which is yung x, ay 10. So, eto yun. So, pag 10 ang x mo, ano naman ang y mo? Ayun, 3. O, kaya 3 yung nandun. Pag ang x mo ay 5, andito yun. Eto yun, x mo ay 5. Ang y mo ay 6. So, eto na, ang y mo ay 6. Nilagay natin dyan. Pag ang x mo ay 3, o eto yun, ano naman ang y mo? 10. Ayun, yung given na nandun. Tapos, eto, yung kanina, pag ang x mo ay 2, eto yun. Eto, ano naman ang y mo? 15. But 15? Ayun yung 15. Okay? So, pagka nakagawa ka na ng table of values, pwede na tayong mag-graph. Okay? So, eto na yung graph natin. Number of days, which is yung y, yun yung nasa y-axis natin. Tapos sa x-axis naman, yung pa-horizontal line natin, which is yung number of men, ito naman lalagay natin. So, ang interval na ginawa ko dito ay tigwa 1 lang. So, 1 to 15 dito sa x, dito naman sa y, 1 to 15 din. Now, i-plot na natin yung points. So, una ang x, syempre, 10, 3. 10. Nasaan yung 10? Ayun, 10. Tapos, yung y mo ay 3. Ayan. So, ito yung point dito. Next, 5, 6. Asan ang 5? Ayun. Asan yung 6? Ayan. So, 5, 6. Andyan yung point. 3, 10. Nasaan ang 3? Ito ang 3 sa x. Asan ang 10? Ayun, sa y. So, 3, 10. Dito yung point. Next, 2, 15. Nasaan ang 2? Ito. Asan ang 15? Ayun, nandun. Dun sila nagsalubong. Ayan yung point. Now, connect the points. Ayan. Nung kinonect na natin, ito na yung graph na nagawa. Ibig sabihin, as the number of men decreases, bumababa, pataas, the number of days increases naman. So, habang pababa ng pababa or pakonti ng pakonti ang tao, pataas ng pataas naman ang bilang ng araw ng paggawa. So, ang tawag dito ay inverse variation.